kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang grupong kinakakatakutan ng mga kapulisan noong dekada 80, walang pinipiling target basta't naka-uniforme, ay sintensyado na sa grupong Alex Bongkayaw Brigade o kilala rin sa tawag na ABB at Sparrow Unit. Nabuo ang grupong Alex Bongkayaw Brigade noong May of 1984 na pinamunuan ni Filemon Lagman o mas kilala sa tawag na Kapopoy. Hinango ang pangalan ng grupo sa nooy aktivistang si Alex Bongkayaw na nadali ng mga Philippine Security Forces noong 1983. Si Alex Bongkayaw ay nagmula sa lugar ng Agus, Camarines Sur dahil sa pangarap na aasenso balang araw. Si Alex ay nilisan ng kanilang lugar para makipagsapalaran sa Maynila. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho bilang janitor si Alex para matustusan ang kanyang pangangailangan. Nang ito'y makapagtrabaho sa isang kumpanya, ay naging sakit ito sa ulo ng may-ari dahil sa nagtayo ito ng union at pinangunahan ng pagwelga laban sa pamamahala ng pinagtatrabahuang kumpanya. 1975, nang si Alex Bongkayaw ay naging isa ng leader ng samahang tinawag na Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP, hindi lang mga kumpanya ang pinagwewelgahan ni Alex Bongkayaw sa mga panahong yun, kundi pati na ang pamamalakad sa Pilipinas ng nooy Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Dahil sa kasabihang, "The enemy of my enemy is a friend," kung kaya't sumanib ang grupo ni Alex Bongkayaw noong 1978 sa partido ni nooy Senador Ninoy Aquino para labanan ang pamumuno ni Marcos. Naging marahas at madugo ang mga kilos protesta na isinagawa ng grupo ni Alex Bongkayaw, kung kaya't naging target na siya ng militar dahil sa palaging siya ang namumuno sa mga nasabing marahas na protesta. Hindi nagtagal ay sumama si Alex Bongkayaw sa mga grupo ng komunista sa Nueva Ecija. Hindi naging mahirap sa katulad ni Alex Bongkayaw na magaling magsalita para kumbinsihin ang mga magsasaka doon at mga taong may mababang pinag-aralan para sumanib sa kanyang ipinaglalaban. Nagtagumpay si Alex Bongkayaw na lasunin ang pag-iisip ng mga tao na kanyang nakukumbinsi para sumama sa kanyang ipinaglalaban. Ang dating walang galit sa mundo ng mga magsasaka ay nagkaroon na ng matinding sama ng loob sa gobyerno at sa mga mayayaman. June of 1983, nagkaroon ng bakbakan ng tropa ng gobyerno laban sa tropa ni Alex Bongkayaw, kung kaya't isa siya sa mga hindi pinalad na mabuhay. Ganun paman, ay naging martir ito sa pananaw ng mga kasamahan niya sa loob ng kilusan. Mas lalong dumami at naging agresibo ang samahang ABB nang mapatalsik si Pangulong Marcos. Nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa paniniwala ang grupo ni Filemon Lagman at Joma, ay kaagad na lumihis ng landas ang grupo ni Lagman. Bit-bit ang grupong Alex Bongkayaw Brigade. Mula 1984 hanggang 1993 ay tinatayang 200 mga kapulisan ang nadali ng grupo. Isa na rito ang high-ranking official ng PNP na si Police General Tomas Caringal na kanilang dinali noong 1989. Ang ABB rin ang umako sa pagtimpog sa nooy koronel ng United States Army na si James N. Rowe na naging advisor ng Philippine Army. Dinali rin nila ang Lieutenant Colonel ng PC na si Rolando Abadilla, hepe ng nooy Metrocom Intelligence and Security Group. Bilang patunay na sila umano ang dumali rito, ay kanilang isinauli ang relo nito sa paring si Father Robert Reyes. Ang ABB rin ang umako sa pagpapasabog ng opisina ng Shell Oil sa Central Visayas bilang protesta sa pagtaas ng gasolina. 1994, nang maaresto si Popoy Lagman, ay kaagad na humina ang aktibidad ng ABB hanggang sa noong 1997 ay tuluyan na itong tumiwalag sa pamumuno ni Popoy Lagman. Ang lalaking nagngangalang Nilo de la Cruz ang siya nang may hawak ngayon sa grupong ABB. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagtiwalag nito kay Popoy Lagman ay dahil sa marami silang hindi na pagkakasunduang mga desisyon sa kanilang hanay. Nang tuluyan ang nilisan ni Popoy Lagman ang armadong pakikibaka, siya
ay naging labor union organizer taong 2000 nang nilikida si Popoy Lagman ng mga tirador ng pinaniniwala ang dati niyang grupo na ABB taong 2000 rin nang maaresto sa Bulacan ang leader ng ABB na si Nilo de la Cruz. Dito na napag-alaman ng otoridad na nakipagsanib-puwersa na pala ang grupong ABB sa isa pang grupo na kung tawagin ay Revolutionary Proletarian Army na pinamumunuan ni Arturo Tabara. Nagkaroon ng peace talk ang grupo ni de la Cruz at Tabara sa Administrasyong Estrada noon, kung kaya't naging manaka-naka ang naging sagupaan ng mga komunista sa tropa ng gobyerno. Nang mapatalsik si Estrada sa pwesto, ay nagpatuloy ang nasabing peace talk sa Administrasyong Arroyo. Ang nilagdaang clarification document noong 2002 ang siya ring naging modelo sa 2019 peace talk ng gobyerno at komunista. Pero hindi rin nagtagal ang peace talk na ito dahil sa magkakaibang ideolohiya, kung kaya't isa sa mga gustong mangyari ng Pangulo ay ang tuluyan ang mabuwag ang grupong ito na matagal nang naging problema ng ating bansa dahil sa mga hindi kanais-nais ng mga pinagagawa ng grupong ito. Hanggat hindi nagkakasundo sa kung paano patakbuhin ang ating pamahalaan dahil sa magkaibang ideolohiya, ay siguradong walang makakamit na katahimikan at magiging matagal ang pag-asenso ng ating bayan. Isa lang ang solusyon sa problemang ito na mahigit ng 50 taong tinitiis ng ating bansa. Ito ay ang tuluyang pagsupil sa komunismong paniniwala ng mga taga-suporta nito. Kahit kailan ay walang naging tamang presidente sa grupong ito dahil ang punot dulo nito ay gusto nila na sila ang hahawak at magpapalakad sa ating pamahalaan. Ikaw, payag ka bang sila at ideolohiya nila ang susundin sa pamamalakad ng ating bansa? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.